yun. Palagto, palagto. There you go. Shout out to our sponsors, Binto Cup and J&T Express, Cebu Pacific. This is it, game number two, and also Dito Telecommunity. Game number two is on the way. Makabawi kaya ang BTK sa napaka-intense match ng game number one. Ulitin natin, Chantel, yung lineup ng BTK ngayon ay isang lineup na, alam mo yung ano to, kompleto from yes. Early hanggang late game. Kumbaga, magiging crucial dito for SIBOL, kailangan nila magamit kung yung pinaka-purpose ng Franco. Ginagamit kasi Franco ngayon pang-delay. Pang-delay, no? Yung pang-agaw or pang-kuha ng buff na sa afternoon, mare-reset. So, they have to maximize that if you are Team SIBOL. Ayan na, ayan na. Si Moba Zane, ayan o. May ritual o. Nagre-ritual o. Ayan na. Tatlong ikot. Tatlong kasi ikot. Pro player. Shadow boxing. Tama, shadow boxing muna. Ayan. Basta itong mabilis na ikot. Ayan, dapat ikot-ikot. Kumbaga, inaamba niya muna sabay bago siya ikot. Pina-practice lang, practice lang. Practice lang muna. Anyway, for the side of SIBOL. So, hindi muna tayo makakakita ng engage. Usual. So, there is a change in terms of our Ay. Roles. So, this is Haji. Ay! Ibinigay na Haji Ling! Haji as the jungler. It's been a while! Ang tagal na natin hindi nakita ang Haji Ling. Nako! Ito yung ano eh, M2 Haji version eh. Oh, kumbaga makikita natin ngayon kung bakit siya tinawag na sa KDA machine. Tignan natin ha, set up to para sa Franco, Chantel ha. Oo, oh, kumbaga talagang kailangan niya magbigay ng vision dito. But for Shark, again, kinomend natin siya kanina ang game number one. Again, ang ganda ng ginagawa niya ngayon. Napakalaking importansya ng mga slows niya. Correct, correct, correct. Super slow talaga para kay Shark. Si Shark din, nag-iba ng ano, no? Hindi na siya setter ngayon. More on the utility support. Magnanakaw si Imam. Na kung gaano kaya kalupit si Imam ngayon magaling? Kasi yung galawan niya, alam ko naman, Chantel, minsan nagpo-post 5 ka din. Iba rotation ng post 5 sa jungler eh, di ba? Kung maga, mag-iiba yung pinakapupuntahan mo, kung maga lagi kang pa-opposite. Para may. Pagka yung post 5 mo kasi, nasa ibang side, tapos nakita na apat na players ng BTK, kunwari yung nandun, automatic doon kasi may bot para meron conversion or more on mirror. Oo nga, mirroring. Mirroring na galawan. Pero syempre, hindi naman magpapatalo si Imam God. Mr. Ayan. Raji dyan, kabisado niya na. Umiikot-ikot pa nga siya. Moba Zane coming in with a twirl. As Soto will use the ultimate to get out. There's your dawning light. Soto is low. Makuha ni Moba Zane yung turtle. Lamang! Ang BTK sa early engagement, Haji! Knockout pa siya, hindi na! That is a double kill para dito kay Zia. Sumak to din ang kanyang dawning light kanina para mapigilan dito ang positioning na side ng Team SIBOL. So medyo kumakapa-kapapa, napakatagal din na nakita natin na si Imam na ang ginagamit is more on the post 4 and post 5. So this is a very, very different rotation yeah, for kakaiba, him. No? Medyo ano, no? Sa tagal mo nang naglalaro ng support or ng tank, eh, in a way, pwede nating sabihin na may onting kapa si Mr. Imam dito sa jungle rotation na to. Kumaga parang na-miss niya din to. So medyo kailangan muna niya ipakita. Pero nga lang, may top lane natin. White Chicken is still alive. For Team SIBOL, medyo wala pang conversion ng kanilang mga set of plays against BTK. 2-on-2 ang laban sa top lane. Here comes Imam. Ay, nag-miss! Ang Renner's Passion na meron. Si Mr. Soriano. Kalmado lang Nibiru's muna. Nibiru's Passion, I mean. Kalmado lang muna dito for the side of Team SIBOL. Kailangan nila makakuha ng mga mas malalaking objectives against BTK. But for the side of BTK, na ma-maximize nila having Shark as the Rafaela and even for Moba Zane. If I'm not mistaken, si Moba Zane talagang even mauso yung Balmond. Gumagamit na talaga siya ng Balmond. Balmond, yeah. Si Moba Zane ay sanay sa mga jungle na hindi flashy. Yes. More on malapit sa mga jungle heroes na madalas ginagamit ni Kuya Wise. Yes, tama. Na talaga. Na medyo similar kasi nagwa-YSS din siya. Nag-Roger din. More on the marksman before. More on the marksman. Pero killer type siya eh, di ba? Hindi siya yung parang utility talaga. Which is, I think Balmond ay pasok doon 50-50. In a way, makunat, tagaset. Pero may last hit potential. Sakto, kumbaga, sa mga pwede niyang gawin against Team SIBOL as BTK will try to start this turtle objective na ikigive na lang ng Team SIBOL as Imam ay magpo-focus na lang para pigilan dito ang jungler ng BTK na makuha kanyang jungle. Napanood na natin to
Ito, na ito lagi na lang. Oh, ganito ang nagiging sitwasyon ng SIBOL team early game. Na in a way na out-rotate talaga sila. Hindi ka out-rotate, eh, out-objectives. Parang ganun din actually, even on game number one, very ganun tight din siya. But on difference, makikita natin early part of the game na labang talaga si BTK. Correct, correct. Hanggang sa nagkaroon na lang ng paghahabol dito ang Team SIBOL. Pero top lane natin, Gonzales now low on life, up to fight chicken. Ay, magkakaroon na free hit. Ginawa pero nga lang, secure kill okay para sa kanila. Ginawa ni Virus Passion, Imam with the Tempest of Blades. Napakatagal natin, hindi nakita yan. Uzi, popping the bat space. SIBOL is now on a roll, getting two kills. May onting bawi pa rin si Zia. Zia will survive. Oh. Dawning Light, just to clear the wave. Magpupush ka na lang SIBOL sa top lane. Pabilis na magpush dito ang Team SIBOL, knowing that they have the Beatrix sa kanilang lineup. Moba Zayna actually, gusto niya talaga i-save yung Torre. Yeah, yeah. Ginamit niya yung Retribution just to kill that minion. Yeah. And for that, Team SIBOL, medyo magkakaroon muna ng changes in terms of rotation. Yeah. Even for BTK aray naman, ang sakit na ni Moba Zayna actually. Sakit! Oh! One more hit! Napamali ng timing, pero yung Dawning Light ay nandyan. Hindi na nga kailangan. Dairot with a abstract step. As the Dawning Light will also hit Ichiji. Nakakuha pa ng extra kill Dawn, BTK. Getting kills. Napakalalim ngayon ng BTK. Ang ganda ng tandem dito ng Moba Zane. Yun nga eh. And even a Shark. Movement speed. Mas kung gusto mo tumakas, napakadali lang para sa'yo. And na Team SIBOL right now, even for the Savior, magiging mahirap para sa kanya later on. Napasukin basta-basta. So they need that hook from Gonzales. At sa may bottom lane, ginamit na kanya ng conceal pa lang. Ichiji. Oh no, grabe. Spider senses from Ichiji. Flicker bite ay hindi tumama mula kay Gonzales. Ichiji, this guy. The Filipino import ng BTK. Naramdaman eh. Naramdaman na outplay niya yung tatlo. Oh, imagine that was a conversion supposedly for Team SIBOL. Pero nga lang sa may bottom lane, that is a turret secured para sa ating team. Maliit lang ang kalamangan ng BTK in terms of gold. Pero yung mga bigger objective like wow, this turtle again ay masisecure nila. 3K gold lead para sa side ng BTK. Great rotations na pinapakita ni na Moba Zane. Plus, you also have Zia na maganda rin yung wave clear. So, this is all-out map control para sa side ng BTK. Remember, yung galawan ng SIBOL, ito yung marang ube type talaga na sama-sama. And isa sa mga heroes na magandang pang-counter sa ganyan ay ang Savior with the second skill at Dawning Light. Sakto eh, kumagay yung pinaka-crowd control. Pero sa Moba Zane dito ang pwedeng hulihin ng side na Team SIBOL. Napalalim sila dito ha, napalalim to nga lang. Kailangan nalang panindigan. Pero nga lang, Uzi with that kill. May iwan pa dito aray si Zia. Medyo malalim this time ang side ng BTK. Ooh. Dawning Light, hindi tatama kay Gonzales. Nandun si Imam. Imam, makuha ng isang kill. Pero actually, si Uzi pala yun. That is double kill for Uzi. Ang lalim ni Moba Zane. Pero ang plano is to give Ichiji the side lane push. Kailangan dito ng SIBOL na mabawi mga objective na nakuha sa kanila ng BTK. That is the second tier turret sa may top lane. And I kind of feel like for Ichiji, grabe yung game sense niya dito. Knowing na nandun yung mga kakampi niya sa may bottom lane, na magiging natin medyo napalalim. Pero ang naging conversion na lang niya was to clear the minion wave. Kung kaya niya makabawas sa mga sa torre, automatic pupush siya doon. So again, for BTK, ang ganda na kanila nagiging rotation ngayon. Alam nila kung ano yung at stake, if they go here or not, or kung pupo naman sila dito, ano yung magiging sagot sa kanila ng SIBOL. Ibang objectives na meron ngayon ng BTK, mahusay talaga. Ang galing ng commands, for sure. And also, Ichiji bilang isang XP laner, creating some space para sa team niya, para magawa yung mga commands na to. Kasi kung wala si Ichiji with those split pushes, kaya rin kasing kumil ni Ichiji eh. So talagang threat ang isang Dairot sa game na to. And nahihirapan ang Team SIBOL. Let's see kung makakahuli sila. They need a pick-off from Gonzales. Kumaga, more on mirroring din ang ginagawa natin mga teams. Pero tama yung binanggit dito ni Manjin. Talagang mirror. Mirror na setup for the side of SIBOL sa ating laban. And this is very intense. Knowing that this is just 9 minutes, pero halos wala talagang death score for our team sa may top lane. Naramdaman na naman ni HJG na mayroong player dito from SIBOL. Galing ni HJG talaga. Na gusto kumuha sa kanya. Pangalawa na yun, ha? Grabe. Nice setup para side ng BTK. Mula doon si HJG, mabubuhay pa siya. HJG, pumalag na lang. Ay! Abyssal Strike. Nakakuha pa siya ng isa.
Ichiji. Nag-audition na talaga sa side ng BTK. Again, for Ichiji, naramdaman niya. Sabi niya dito, hindi pwede makuha siya nang hindi siya makakasecure ng kill for team BTK. But look at the damage of Zia. That is 3-1-0 for the Savior. Oh. And again, that is Zoriano down for team SIBOL. Pero si Imam gagawa dito ng paraan para mapigilan yung Lord na mag-march in sa may top lane. Okay. Pwede, madali pa for SIBOL. This is Sicilian, yeah. Uzi with that one death. Yung stacks niya dito magiging continuous. At level 1 Lord yon. So pinatumba lang ni Imam. Dire-diretso lang ang stacks ni Uzi. Pero hindi talaga makahuli si Gonzales right now. Yun talaga yung gusto sana ng SIBOL. To get the Franco hook. Malaking bagay kasi yung displacement dito ng Franco hook. So, I feeling ko mamaya activated na yun eh. Kumbaga, inaano pa ngayon, sila sandpaper pa muna. Yeah. For the side of Team SIBOL, but imagine kung makuha lang dito is Zia. Pero grabe yung damage ni Zia doon kalahati agad. Knowing that time is the tank. Yeah, Mystic Field to the first kill combination from Zia. SIBOL ngayon ay maghihintay muna ng opening as BTK will pressure out the bottom lane. 90 seconds onto this Lord, BTK. Pwede natin sabihin, grabe yung pressure ng BTK dahil iilang mga players lang talaga ang nagpapakita. Pero yung nga lang, si Shark, ginamit na kanyang flicker, pero yung nga lang, the damage of Zia, nandun ang disiplina ng SIBOL. Ang sakit, no? Oo, at nako, di pa rin makahuli. Isa pa. Nahihirapan si Gonzales, masyadong slippery ang side ng BTK. 8-5 is the scoreline. Uncle Eson is watching right now. No. So for sure naturuan ito si Gonzales ng mga Franco na galawan, pero prepared ang BTK para maiwasan yung mga Franco hooks na yon. Kumaga alam nila kung saan dadaan dito yung mga hooks ni Gonzales. Magana feel like for Team SIBOL, napakadali para sa kanila na mag-contest ng Lord knowing that they have long range damages sa kanilang team at hindi din talaga sila nagko-commit. Mabilis lang for them. Correct. To clear the minion wave at mapansin natin ngayon, that is the Lightning Truncheon plus Divine Glaive. So more penetration sakit dito ang gustong kuhanin ng Uzi. Most probably, since meron siya dito na pang spell bump, that is going to be the Ice Queen 1 para if ever na may pumasok for the side of BTK, merong may slow. May slow. Na kay Uzi ang bola. Nasa Sicilian ang bola. Late game Sicilian. Ano na ba ang score ni Mr. Aeon Uzi? 4-1-1. There's your conceal. Si Ichiji nandito. Ichiji. Flicker para kay Gonzales. Oh my G, Ichiji! That is the third time para dito kay Ichiji na makatakas dun sa setup lane ng Team SIBOL. Pero dinirecho ata! Hindi dinirecho ata ito ng side ng SIBOL! Imam! Mabubuhay ba si Imam? Tempest of Blades! Imam, buhay siya! Pero libreng Lord ba ito para sa side ng Team BTK? Libreng Lord nga, SIBOL taking the tower. Ichiji with the spider senses. Apat ang sumugod. Flicker out lang ang kailangan. Ginamit ang conceal, ginamit ang flicker, pero nakatapos pa rin. And Team BTK right now, meron pa silang Lord for SIBOL ang kinagandahan doon. Nakakuha sila ng inhibitor turret. So medyo makakunat na minion ang kanila madadala dito. Pero si Shark, with a flicker in. Aray, tapos aray. Set a play pa, para sa kanya. May imotati si Gonzales, pero sa mabandang likod. Frit dito para kay Ima, pero may kita. Again, White Chicken with those critical. Sabang meron na naman na critical damage. Ginamit ng torn apart memory as White Chicken will take that triple kill against SIBOL. Look at the burst damage na hinahatid ng BTK at mukhang uhaw na nga sila sa dugo ng side ng Team SIBOL. Marireset ang laban na to sa best of three. BTK burst after burst. It's a GG taking game number 2. It's a GG indeed. 1-1. At makita naman natin for BTK, a disciplined performance. But Ichiji talaga. Ichiji talaga. Ichiji. At mukhang nahirapan nga ang SIBOL sa ganong klaseng type ng roles na meron sila.